Alright, welcome back to RA Page TV. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is may nagtanong kasi doon sa aking YouTube channel kung bakit daw magkakaiba ang presyo ng Samurai Paint sa mga online platform at saka sa Facebook Marketplace. So, yun po ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon para maliwanagan po kayo kung bakit magkakaiba ang presyo ng Samurai Paint sa marketplace or sa ibang online selling platform. So, tensya na kayo, nakamasa ko ngayon kasi sabi ng mga barangay official dito, kahit nasa loob ng tindahan, kailangan natin magsuot ng face mask. So, para hindi kayo nagdududa kung baka peki ba yung nabili nyo kasi mura or bakit mahal, para mawala na yung mga katanungan na yun sa isip nyo, sasagutin na po natin ngayon. Base lang po sa experience ko sa pagtitinda ng Samurai Paint. So, sa mga disclaimer po, ito po ay base lamang po sa experience ko, no? So, tara, simulan na po natin. Alright, bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong malaman ng lahat ng Samurai Paint user dito sa Pilipinas na as of now ay wala pa naman pong peking Samurai Paint na kumakalat dito sa atin. So, ibig sabihin, kung may mura man kayong nabili or mas mababang presyo sa SRP, urig pa rin po yun, hindi po yun peke. Kasi po, ganito yan. Marami po kasing dahilan bakit iba-iba yung presyo ng Samurai Paint. Number one na dahilan bakit iba-iba. Supplier po, supplier. Kasi lahat, hindi naman po lahat ng seller ng Samurai Paint o dealer, distributor, pare-parehas ng supplier. Magkakaiba po sila ng supplier. At doon pong supplier, nagsisimula yung pricing nila. Kapag mataas nila nakuha sa supplier, ibig sabihin mataas din po yung benta nila. Yun naman po mga nakakabili, nakakakuha ng murang supply, ibig sabihin mura din ang benta nila, depende na lang kung magmamarkup sila. Yun po, no, number one na dahilan kung bakit magkakaiba ng presyo ang Samurai Paint is yung supplier. Magkakaiba po kasi ng supplier yan. Okay, sundan nyo to hanggang sa pang-sampung dahilan para mas maintindihan nyo kung bakit magkakaiba ang presyo ng Samurai Paint. So, pangalawa po. Pangalawang dahilan po is yung capital. Puhunan ng mga small business na katulad namin. Kapag ang puhunan mo po ay maliit lang din po ang porsyentong makukuha mo sa supplier. Ganun po yun. So, alimbawa, ang puhunan mo lang is 20,000. Ang makukuha mo lang na discount sa supplier, 10%. So, kapag binenta mo ng SRP lang din yung nabili mo sa kanila, ang kikitain mo doon, 10% lang. Kasi nga, maliit lang yung puhunan. So, depende na po sa inyo kung makakabili kayo sa mga seller na mura. Yun po, pangalawa, yung kapital. Magkakaiba ng kapital yung mga nagbebenta niyan. May malaki, may maliit. Ayun po. Yung mga malalaking kapital, ibig sabihin, mas malaking porsyentong nakukuha nila sa mga supplier. Kasi malaki yung puhunan nila. Ganun po. So, pangatlo naman po, kinoconsider po ng mga seller ng Samurai Paint yung gastos nila sa pagsisimula ng business na Samurai Paint. Halimbawa, malayo po sa kanila yung supplier nila. Gagastos sila sa transportation. Siyempre, mas malayo, mas mahal po yung transportation fee. So, ganun po. Panglima naman po, yung supply. Yung supply ng Samurai Paint. Kaya, nagkakaroon ng mahal at murang presyo dahil sa mataas yung demand pero kulang yung supply. Ibig sabihin, maraming bumibili ng Samurai Paint pero kulang na yung stock. Ngayon po, ang ginagawa ng mga maraming stock, dahil halos sila na lang yung merong stock ng ganung kulay, halimbawa yun lang ang available, tapos sila na lang yung meron, tinataasan nila yung presyo.
syempre wala ka ng choice kundi bumili na lang sa kanila kasi sila na lang yung merong stock na ganun kasi kulang yung supply. Mataas yung demand, kulang yung supply. So yun po yung panglima. Yung pang-anim naman po na dahilan bakit merong mga mura or mahal, magkakaiba ang presyo ng Samurai is yung ibang nagsimula ng business na Samurai Paint dati eh gusto nang magpalit ng negosyo. Kaya ang ginagawa nila is para mabenta na lang ng mabilis yung mga stock nila is binibenta na nila ng mura. Ganun po. Yung pang-pito naman, kaya mahal, may mura is dahil sa mga reseller. Sa mga reseller po. Yung mga reseller po kasi, maliit lang din ang kinikita niyan. Kaya ang binibenta nila talaga is may markup. Minsan SRP lang talaga. Pero yung iba nagma-markup talaga para mas lumaki yung kita nila. Dahil sila mga reseller lang po. Kaya medyo mataas yung presyo nila. Doon sa mga mura, ayun po yung mga direct supplier. Yun po. SRP, ganun. So yung mga, o yung pang-8 naman po, number 8, is yung mga nagpipresell, pre-selling. Ibig sabihin, hindi pa nila hawak yung item na binibili nyo. Order muna kayo sa kanila, then iipunin nila yung mga order, tapos saka nila kukunin doon sa supplier. Ibig sabihin, kapag mayroon na silang siguradong pa-order, saka lang nila kukuwarin doon sa supplier para wala silang matetenga na item or Samurai Paint. Ibig sabihin, kapag nag-order ka, saka lang nila kukuwarin. Yung number 9 naman po, yung SRP, no? Katulad ko, SRP po talaga ang benta ko. Ayan, yung pinaka-importante. Yung SRP, no? Kasi po, kaya SRP lang talaga yung benta ko. Kasi sa amin, hindi ako, minsan nagbibigay ako ng discount, promo, ganun. Pero, babalik ko rin po yun sa SRP. Bakit po? Kasi po, kaya SRP lang yung benta namin. Hindi kami bumababa sa SRP. O minsan talagang medyo mataas yung presyo. Kasi, ginagarantyahan ko naman po sa mga buyers namin, kahit sa Shopee, Lazada, or dito naman sa shop, kapag defective po yung nabili nyo sa amin, pinapalitan po namin yun kaagad. Yun po yung ginagarantyahan ko sa mga customer namin. Kaya strictly SRP lang po talaga kami. Ang assurance nyo lang, kapag nakabili kayo ng defective sa amin, papalitan po namin yun kaagad. Hindi na tayo para mag-discussion para palitan yung nabili nyong defective. Kasi po kami, hindi rin po namin alam na kung defective ba or what yung nabili nyo. Kasi selyado po yung mga lata ng Samurai Paint. Hindi rin namin alam kung nagkaroon ng factory defect, no? So ang ginagawa namin is pinapalitan na lang po namin kapag ka defective yung nabili nila sa amin. So kaya po SRP kami ay papalitan namin kapag defective. Wala po tayong problema doon. Ayun po, no? Then tuturuan ko pa kayo kung paano nyo ma-achieve yung mga desired color nyo, diba? So free na yun. Pwede nyo magtanong sa akin sa dito sa YouTube ko, sa Facebook, basta sa lahat ng social media account ko na pwede nyo akong ma-reach out. Sasagutin ko po yung mga katanungan nyo doon tungkol sa Samurai Paint ng libre. Yun po, no? Tapos yung number 10 naman po, bakit magkakaiba yung presyo ng Samurai Paint, no? Kasi nga po, yung mga dealers na malalaki yung puhunan, ang gusto kasi nila, mabilis lang umikot yung pera nila. Halimbawa, fast moving lang. And then yung matagal, fast moving, difference to fast moving sa mabagal mabenta. Ayun po, no? Ulitin natin. Yung mga malalaki pong business owner or dealer, malalaki po ang puhunan nila. Gusto nila bumalik din yung kaagad yung puhunan nila kahit maliit lang yung tubo. Kaya ang ginagawa nila, binibenta nila ng below SRP. Siyempre, pang masa, ang kaagatin ng tao, yung mas mura. Yung nga lang po, di ba? Mabilis maubos pero maliit lang yung kita. Kumpara dun sa matagal ka nga magbenta SRP, pero SRP naman yung benta mo. Hindi ka overpriced, SRP ka lang. Ayun po, no? Kung meron po kayong tanong tungkol dito sa pagkakaiba ng presyo dito sa Samurai Paint,
pwede nyo po akong i-PM or i-comment nyo dito sa aking YouTube channel para masagot po natin yan. So ayun po, muli po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Patuloy po akong gagawa ng mga content na makakatulong sa inyo, na makakasagot doon sa mga katanungan nyo. Ayun po, maraming salamat po ulit.